Mga mahal ko. Ayan, iniinom namin minsan. Ayan, kita nyo. That's healthy, natural. Ayan, yan. Turmeric. Siguro kahit saan man tayong sulok ng mundo ngayon is makikita natin ito, di ba? This is a nice one, lalo na yung mga merong hypertension. Yes, maganda ito. And dapat, meron tayong 10 klaseng pagkain na dapat nating i-avoid. Number one, pinaka number one is lechon or mga crispy pata or mga pagkain na alam mong maraming fat. Lalo na mga fried, kasi yung mga fried na yan, number one, hindi natin alam kung anong klaseng mantika ang ginagamit. Number two, baka yung mantika naman niya is paulit-ulit na lang, o diba? Ako hindi, siguro ako lang sigurong hindi mahilig kumain ng baboy kahit lechon. Number two, chicharon. Kasi maraming cholesterol yan. And number three, mga organ inerts, yung mga lamang loob. Lalo na yung five na klaseng lamang loob. It's very, very mataas ang uric acid. Uric acid is siya yung mas lalong mag-trigger, lalo pag meron kang gouty or arthritis. Yan. Kasi nga, sinusumsum ka sa mga gouty mo tsaka arthritis dahil mataas ang uric acid mo. So, you need collagen. Collagen is to help you or to control your ligaments. Kasi kailangan niya yung collagen. At saka, ang number four naman, yung mga street food. Aminin ko talaga, hindi po ako mahilig sa mga street food. Kahit pa mga peanuts, mga ganyan. Hindi. Kasi sumasama talaga ang pakiramdam ko pag kumain ako ng mga ganyan. So, hindi ko mapipilit ang sarili ko. Cannot force myself to eat because ako rin ang mahihirapan. Pwede ka namang, kasi syempre mga Pinoy tayo, mahilig tayo kumain ng mga street food. Siguro, hindi lang madalasin, hindi lang araw-arawin. Siguro, mga once a month or two times a month lang, twice a month, mga ganyan. Kasi street food, ganun din, hindi natin alam kung anong klaseng mantika ang ginagamit niya, which is baka mantika na sobrang maraming cholesterol, like mantika na galing sa mga hayop, mga ganyan. So, that is very masama talaga. At saka yung mga pagkain number 5 na pagkain dapat iwasan is yung mga hilaw na mga karne. Kailangan talaga lutuin natin or wala ng blood. At saka ang pang-anim, yung mga junk food. Yeah, hindi rin ako mahilig sa junk food. Kasi yung junk food kasi parang pag kinain mo maraming bitsen. Ano yun tawag dun? Parang kasi yun yung magdadala ng sarap. Kaya tinatawag na junk food because we're going to junk. Wala siyang pakinabang sa katawan natin. They are junk. Pero masarap naman dahil something nilalagay sila dyan. There's something nilalagay sila dyan. Number 7 naman, yung alcohol. Yeah! Alcohol. Pag nasubra tayo sa alcohol, ay sisirain din niya ang mga organs natin. Okay? At saka yung mga number 8 naman, yung mga fatty sauces.
yung mga sauce na maraming taba, like alam nyo ba yung mga sauce na yan, it's like galing sa mga steam at ginawa na lang din yung pang sauce kasi nandyan yung lasa eh, nahuhulog lahat ng lasa, so malamang ang taas ng cholesterol. So, mahihirapan si liver kasi si liver siya yung mag-filter. Number 9, french fries. Hindi rin ako mahilig ng french fries kasi nga sumasama nga yung pakiramdam ko. Lalo na yung french fries na yan. Ihulog mo sa kaldero. Ang dami-daming mantikang sisip-sipin yan. And number 10 is soft drinks. Yan, yung mga soft drinks, meron yung sugar, may carbonated, mga ganyan. So, mataas din sila, mataas din yung acid nila. So, that's very, very bad talaga. Tsaka, number 11, yung mga canned goods. You know, ang mga canned goods is, mga preservative na yan sila at saka mga yung iba pa, mga matatagal na yung mga pagkain na yan na nakababad, ilang taon na yan nakababad dyan, di ba? So it's very very masama for our health, so let's help our health na kasi ang katawan natin is nagdepende sa ating mga kinakain. Syempre, kung ang kinakain mo is puro na lang ganyan, so paano nagmalaw ng maayos ang ating mga organs na hindi naman natin binigyan sa kanilang kinakailangan. So, magtamad silang gumalaw. Ikaw, pag nagutom ka, tapos may gagawin ka, hindi ka makapag-concentrate dahil gutom na gutom ka. Kaya o si paano gumalaw ang organ natin ng maayos kung hindi natin binigyan ng maayos? Kung anong pinapasok mo sa katawan mo, ay yan din ang results. Okay? That's it. Thank you for listening. Wala ang face ko. Turmeric lang yan. Ito, umiinom ako niyan minsan sa isang linggo, hindi. Kasi more water talaga ako. It's too big, 70% to 80% that we need, body needs, okay? Okay, bye-bye. God bless you all. Thank you for listening.